is a time when our hearts experience the presence of the Holy Spirit and express our joy and thanksgiving to God. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, happy trumpet. Jam, Jesus and Me, with the songs for the soul with the CMO School. Feel the power of God's Word in times of trials and hopelessness through praise and worship songs. Okay. Alright, good morning mga kasimo! Welcome back! Ayan, so nagpahinga tayo ng isang week ano, kasi inayos nga natin yung mga programs natin, mga scheduling natin. So, good morning and welcome to our program, Gem, Jesus and Me with Captain Manievok. Ayan, so today, so same nung ginawa natin last time, no? We will be opening our Bible. So, kunin na yung Bible nyo dyan. No? Open na natin. At pag-uusapan natin ngayon, babasahin natin is yung book ng Proverbs. No? We will talk about wisdom, yung knowledge. Ayan. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Sige nga, ikaw nga, define mo. Knowledge at saka wisdom. Ano ang definition ng knowledge at saka wisdom? Ano pagkakaiba ng dalawa? Okay? So, yun. Do you have favorite verses or let's say motto na lang in life? Ano ba yung mga paborito nyong motto in life? Ako meron ako eh. Nung napanood ko yung Facing the Giants, yun talaga yung naging motto ko na sa buhay. Ayan. Kasi kung hindi nyo pa napanood yun, it talks about yung akala mo hindi mo siya kayang gawin. Kasi, di ba, merong limit yung physical ano natin, yung body natin, yung strength natin. Alam natin kung hanggang saan lang talaga yung kaya natin. Pero pag sinabi pala ng Lord na, hindi, kaya mo pa yan, kaya mo pa. Hanggat meron kang strength, kaya mo yan. Talagang makakaya mo siya eh. Panoorin nyo yun, Facing the Giants, very nice. So my favorite motto in life is, don't quit till you got nothing left. Huwag ka daw, anong quit, Vincent? Huwag kang mag-quit. Anong quit sa Tagalog? Ayan. Huwag kang mag-quit. Huwag kang gumita. Huwag kang mag-stop. Huwag kang huminto. Hanggat meron ka pang pwedeng gawin. Hanggang meron ka pang strength. Hanggang kaya mo pa. No, sa buhay, ganun eh. Hanggat kaya mo pa siya, hanggat buhay ka pa, huwag kang mawala ng pag-asa. Ayan. Huwag kang mawala ng pag-asa hanggat buhay ka pa, hanggat humihinga ka pa. No? Kasi kaya nga may purpose kung bakit tayo buhay hanggang ngayon. Kasi nga, meron pa tayong dapat na gawin sa buhay natin. So yung Proverbs, this book is a collection of wise sayings that were used in ancient Israel to teach God's people how to live right. Ano ba ang wise? Wise? Ano yan? Surf? Wise. Ayan. Sige nga ikaw. I-define mo nga yung wise. Ano ba ang wise? Ano ang wisdom? Ano ang knowledge? And also, share nyo rin sa atin ngayon yung inyong mga motto in life. Oh, para makilala din namin kayo na, ay, ganito pala yung, ang ganda naman ng motto mo. Baka may sarili ka rin gawa na motto mo. Diba? Or baka galing sa mga books or sa movies para ma-share mo rin sa amin yung napanood mo or nabasa mo para kami din babasahin din namin at saka papanoorin din namin. Kasi maraming mga movies ngayon eh. Example, mga yung nakaka-encourage, mga true story. Ako, mahilig akong manood ng mga true stories ng mga movies. Kasi kaysa naman manood ka dun sa mga, yung alam mong hindi naman talaga mangyayari. Well, may mga ibang movie na akala mo noon hindi talaga mangyayari. Pero ngayon, unti-unti na siyang nangyayari. Pero mas maganda pa rin yung manonood ka na parang ikaw, sa sarili mo na yung nanonood ka, parang grabe yung experience nila. No? Kung ako kaya yung nandun sa sitwasyon na yun, kakayanin ko kaya. Diba? So, again,
sa mga kaka-open lang ng kanilang mga Facebook accounts and sa mga kaka-open lang ng Facebook ng CMO School, no, it's a GEM, Jesus and Me program by the Civil Military Operations School with your friend, Captain Mary Jeff D. Manyebog. Ayan, and uulitin ko yung pag-uusapan natin ngayon or ang bubuklatin natin na book sa Bible is the book of Proverbs. So we will be talking about wisdom. Now, before we go further, play muna natin itong napakagandang kanta para sa inyong lahat. Puso'y pag-aritsa, anong himala?
Okay. So narinig natin yung isang napakagandang kanta. No? Sabi nga dito ni Miss Melody Careno Susi, sabi niya tunay na tanging ang Diyos lang ang makapagpabago ng ating buhay kung ipagkakatiwala mo lang sa Diyos ang buhay mo. Ayan. So totoo nga naman talaga, no? Hindi mo pwedeng baguhin yung sarili mo eh. Kung wala yung tulong ng Diyos, mapapagod ka lang talaga. Ayun, paulit-ulit kong sinasabi nga sa inyo yan. Na pag sariling, alam mo yung sarili niyong sikap, yung sarili niyong gusto na magbabago na talaga ako, hindi ko na gagawin to, ito dapat ako, ganyan. So, wala, mapapagod ka lang talaga kasi tayo, may limit lang talaga tayo eh. Hanggang dyan lang talaga eh. Di ba? So, yun. Nakalimutan ko palang i-mention kanina, yung program natin is hindi na siya magsistart ng 9. So nag-adjust tayo, start siya ng 9:30 hanggang 10:30 during Mondays, Wednesdays, and Friday. Ayan. So ulitin ko, 9:30 from during Monday, Wednesday, and Friday. Ayan. So sa mga nanonood ngayon, good morning kay Captain Alchil Ahes Ilumbaring Muñoz. Salamat. Nag-text din siya. Oy, okay. Sabi niya, kantahan ko daw. Oo, yan talaga yung plano ko. Yan talaga yung plano kasi jam nga to eh. Pero pag medyo maayos-ayos na yung audio natin, mag-jam talaga tayo, no? Kantahan natin, dapat ganun, no? Kay para sa Diyos to eh. Na early morning, ganun dapat yung ginagawa natin, yung magpapasalamat tayo sa Lord. Ayan, kay Costo, J. Brian Costa, good morning. Kay Jonas de Fontorum, who is watching right now, good morning. Kay Richard Noventa, ayan, good morning sa lahat ng mga taga 4th CMO Battalion. Kagayan, ano? Ayan, 4th CMO Battalion. Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, kay Melody Careno Susi, kay Kath Lawrence, good morning, thanks for watching. And, sa lahat po ng taga-Dait Camarines Norte, God bless you din po. Good morning po sa inyong lahat dyan. Gina, thank you for watching. Ayan. G, tama ba? Maila. Ayan, thanks for watching. And another pa-shoutout, ma'am, dito sa 62IB Unifier Battalion sa 3rd Infantry Division, Philippine Army, student ng Public Affairs Class 28, 2015, and WAOTT, or White Area Operations Trainers Training, Class 2-2018. Ayan, mga CMO professionals natin. Sa sister ko, good morning! Salamat te, kay mama! Final, classmate ko ng elementary, good morning! Ayan, thanks for tuning in. Ayan, so again, yung pag-uusapan natin ngayon, babasahin natin is yung book ng Proverbs. Siyempre, by chapter tayo, hindi tayo, ano, yung buong libro babasahin natin ngayon. So, yun. Ano bang pagkakaiba ng knowledge at saka wisdom? Share nyo rin sa amin, no? Yung sa tingin nyo, ano bang pagkakaiba ng dalawa? Knowledge, karunungan, tama ba? Wisdom. Okay? So, ayun. Eto ka lang. Ayan. Si Rocky Norsho, good morning. Good morning din. Good morning. Thanks for watching. Ayan. Si Ipa, Salvame Ipa, Sergeant Ipas, dyan sa nasa Hulusulu. Okay? Good morning sa inyo. And, sorry. Serena pala, sorry. Sorry, but thanks for the correction. And mga bagong joiners natin. Yan, si Spencer Comte, si Jantico, good morning. Good morning sa inyo. Ayan, so umpisahan natin yung ano, yung first chapter ng the Book of Proverbs. No, try to open your Bibles right now and basahin natin. Okay, chapter 1. Sabi niya dyan, these are the proverbs of King Solomon of Israel, the son of David. Kilala niyo Solomon? Si Solomon, siya yung pinakamatalino, no? Pinakamatalino nung panahon ng ano dito, no? Nung panahon nila. Ayan yung siya yung pinakamatalino na alam niya kung paano mag-decide, wise king. Alam niya kung paano timbangin yung mga bagay-bagay. Meron akong naalala na story sa ano sa Bible. Eh. Yung lagi itong sinasabi sa amin nung bata pa. Ayan, nung bata pa ako.
Yung dalawang parents or mother ba yon na sabi niya, hiwain ko tong batang ito. Parang may ganun na story eh. Tapos, yung iyak talaga ng iyak, yung tunay na mother pala. Pero yung isang babae, sabi niya, sige, patayin niyo yan, hiwain niyo na yan para paghatian na lang namin. So, natimbang ni King Solomon na hindi ito yung totoong mother. Ang talagang totoong mother ng baby na to is itong talagang nag-weep. Ito talaga yung grabing iyak niya. Kasi ikaw ba naman, yung anak mo, di ba, yung anak mo is hihiwain, di ba? Hihiwain kasi nag-aagawan dun sa bata. Tapos, papayag ka ba na sasaktan yung anak mo? Siyempre, hindi, di ba? Kung totoo ka talagang ina, ayaw mong masaktan yung anak mo. Di ba? Ayaw mong ang madapuan ng lamok eh. Ayaw mong may manakit sa anak mo. Kahit nga sa school eh, minsan, di ba? Pag may mga ibang bata, kasi di ba kulitan yan, ayaw mo yung ina-actionan lang yung anak mo na, ikaw na ina or ama, parang, sige, sige. ikaw pa yung iinit yung ulo, di ba? Ayan. So, sabi niya dito, Proverbs will teach you wisdom and self-control and how to understand sayings with deep meanings. Aya. So may nag-share na dito na ano, yung sister ko nag-share siya. Ang sa kanya naman is knowledge daw is the input, yun yung mga natututunan natin, and wisdom is the output. Yun na yung application mo doon sa knowledge. Tama ba 'te? Elaborate. Ayan. Meron akong ibibigay na example later na binigay ko rin itong example sa mga students ko. No? Na shinare din ito ng teacher ko sa masters na about sa pagkakaiba ng knowledge at saka wisdom. Pero later na yon, later ko na siya i-share. Okay, good morning DJ Ella. Wow, Ella. Ayan, Ella kasi talaga yung ano ko, pangalan ko dito kapag nag-a-acting ako as ano, as reporter. Ayan. Good morning, ma'am. Sir, God bless from Jason Mark Adun. Okay, kay Sergeant Carrasco Jr., good morning. And kay Deasis. Sorry, ato, Haenan? Deasis. Thanks for watching. Okay, kindly share no, the Facebook page of CMU School. And invite nyo rin yung mga friends ninyo na manood no, sa ating mga live FB Live programs dito sa CMU School. Okay, so tuloy natin. You will learn what is right and honest and fair. From these, an ordinary person can learn to be smart. Ordinary person. Mga hindi hari, siguro ganun. Mga ordinary person ba? Alam mong hindi talaga sila ganun ka katalino, kakilala, kaprominente. Pero pag nag-isip na yan, grabe, di ba? Pag nag-isip na, alam mo na tama talaga eh. No, hindi ka na magdadalawang isip na maniniwala kasi alam mong tama yung ano, yung decision niya. Okay? If you are already wise, you will become even wiser. And if you are smart, you will learn to understand. Proverbs and sayings as well as words of wisdom and all kinds of riddles. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Yun ang umpisa. No, the beginning of knowledge kapag we respect and obey the Lord. Kapag meron tayong relationship kay God, nagbabago talaga. No, nagbabago talaga yung buhay natin. Ang iba sinasabi pag nagkaroon ng relationship yung kaibigan natin no sa Lord, minsan ang reaction natin agad, KJ ka na, no, hindi ka na nakikipag join sa amin, sa inuman. parang iba ka na, others ka na. Kasi, alam na niya ngayon na yung dati niyang ginagawa is, naku, mali pala yun. No, alam mo yung pag-alaga sa katawan natin, yung mga bisyo, ganun. Kapag patuloy mong gagawin yan sa katawan mo, akala mo lang healthy ka, pero sa loob, sira na yung lungs mo, yung mga internal organs mo dyan, sira na. Diba? Pero akala mo, okay lang. Ayun. So, kapag we respect and obey the Lord, read His Word, and have relationship with Him, ayan. So, dyan magsisimula yung totoong, yung kaalaman. No? The beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. Minsan, diba, may mga kaibigan tayo. Kapag sabihan mo na,
huwag mong gawin yan, Brad or sis, huwag mong gawin yan kasi alam mo naman na hindi yan tama eh. Sus, maniwala ka dyan, gawin natin to kasi alam mo naman na negative yung intention, di ba? Pero kahit anong sabihin mong advice dyan at hindi talaga makikinig. Tulad ako, share ko sa inyo. Di ba pag bata tayo, gusto natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Like paghapon, lalabas tayo kasi nga makikipaglaro na tayo sa mga friends natin kahit sobrang init. Tapos one time, lumabas ako, hiniram ko yung bike ng kapitbahay namin. Sabi ng mama ko, huwag kang magbike, mamaya madisgrasya ka na naman dyan. Sabi ko, hindi ganyan. Time ko na nga maglaro eh, ganyan. Huwag ka nga magbike kasi nga baka madisgrasya ka, makabangga ka pa dyan or mabangga ka, ganyan. Alam mo na, pagbata, di ba, hindi mo talaga tayo makikinig kasi masarap maglaro, di ba? So, yun, nagbike ako. Hindi talaga nagkamali si mama. Nabangga talaga ako sa kahoy, di ba? Ang sakit. Pero sinabi ko ba? Hindi. Napahiya ako, syempre, kasi iba talaga pag mama ang magsalita, di ba? Or kapag papa mo magsalita, pag parents na, pag sinabi niyang, uwi ka na, ganito, o sige, bahala ka dyan, sige, maglaro ka. Maya-maya, may mangyayari talaga sa'yo. Kasi bakit? Hindi tayo nakinig eh. Alam niyo, yung mga parents natin, may mga, marami na yan silang naranasan na hindi pa natin nararanasan na ayaw nilang maranasan natin. Di ba? Lalo na yung mga pangit na mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Alam nila yan eh, kung gaano kasakit, di ba? Or kapag gagawin mo to, like, mag-aral ka ng mabuti. Kasi alam nila kung ano yung pwedeng mangyari sa future mo kapag mag-aaral ka talaga ng mabuti. May mga ina ba, may mga magulang ba na magsasabing, huwag kang mag-aral, magkakaroon ka pa rin naman ng magandang future kahit hindi ka mag-aral eh. Sus! Ano lang yan? Di ba? Ako, wala siguro. Desire ng lahat ng magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Di ba? Kahit ikaw naman siguro. No? Desire yan ng parents mo na matapos mo talaga yung pag-aaral. Kasi alam nila na after you graduate, let's say college, ganyan, high school or college, makapagtapos ka dyan, maganda talaga future mo. Bakit? Hindi ka mahihirapan maghanap ng work. Kasi di ba sa pag-work kasi, merong mga qualifications yan, di ba? Meron yan silang hinahanap. Ngayon, kung medyo naging ano ka, relax ka sa buhay kasi akala mo enjoy ang life kahit hindi ka mag-aral, mabubuhay ka. Eh, paano paglaki mo? Nandito ka na sa panahon na yung sobrang tanda na ng mother mo, ng father mo, na wala nang mahinga ng tulong, tapos ikaw na lang. Saka ka na lang ngayon, saka mo na lang marirealize na sana pala nakinig ako sa advice ng parents ko. Dumating ba yun sa buhay mo na ganun? Na pinagsisihan mo na hindi ka nakinig sa parents mo? Ako madalas ganun eh, nung dalaga pa ako. Yung mga boyfriend, ganyan. Huwag kang mag-boyfriend. Hindi, gusto ko eh. Tapos mamaya, wala na. O, di ba? Tapos iyak-iyak na. Di ba? Maraming ganun ngayon. Sinaktan. Iniwan. Iyak. Tawa mga ka-Vincent. Tumatawa yung kasama ko dito. Nakakonect siguro. Ayan. Di ba may ganun? Kapag sabihan ka ng parents mo na huwag ka muna mag-boyfriend, anak. Huwag ka muna mag-girlfriend hanggat hindi ka pa natatapos mag-aral. Hindi, kasi para meron akong inspiration, ma. Para may inspiration ako pa. Maganda yung advice nila, no? Trust me. Maganda talaga yung mga advice na ganon. Minsan nga lang, yung tao, i-insist talaga yung gusto. Kasi, yun yung nakikita nila sa environment, sa surroundings nila. Diba sa society, gusto din nating maging in. Alam mo na nga na mali, pero gagawin mo pa rin. Sabi nga dito, yung susunod na mga verses, it talks about warnings against bad friends. Warnings against bad friends. Sabi niya, my child, obey the teachings of your parents. Yan yung sinasabi ko kanina, makinig talaga sa mga magulang. Diba, Vincent?
Makinig talaga sa mga magulang. Wala naman sigurong magulang na ang gusto ay mapahamak ka. Tama? Tama, di ba? O, nag-oo ka. Ayan. And wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. Don't be tempted by sinners or listen when they say, halika! Sabihin ng friends mo, come on, let's gang up and kill somebody. Pag may friends kang ganun, na ini-invite kang pumatay ng tao. Maliban na lang kung papatay ng lamok, okay lang. Pero kung tao yan, pumatay ka ng tao, wala na yun. No, ibang usapan na yan, siguro kailangan mo nang magpalit ng kaibigan. Ayan. They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. We'll take their valuables. Nakawa natin sila, kunin natin yung mga gamit nila, and fill our homes with stolen goods. Di bali, yayaman tayo pag kinuha natin yan, pag nagnakaw tayo, mawalan man sila, okay lang yun, kasi tayo naman yung yayaman eh. Di ba, magiging masaya tayo, marami tayong pera. Then, it says here, verse 14, if you join our gang, you'll get your share. Sige na, join ka sa amin, kasi pag successful to, meron kang ano tayo, 50-50, or 20% tayo, bawat isa, kung lima kayo. Diba? 30-20%, no? Doon sa makukuha nating pera, 30-20% tayo. Ikaw ngayon, mag-iisip ka, tama ba itong sinalihan ko? Pero syempre, tayo, tao, minsan, nasisilaw tayo sa mga ganun na mga promises or sa pera. Nasisilaw tayo sa ganun. Pag pera ng pag-uusapan, alam na nga nating mali, gagawin pa rin natin. Okay, it says here, don't follow anyone like that. Or do what they do. They are in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. They are like a bird that sees the bait but ignores the trap. Alam na nga nilang mali. Alam na nga nila na kapag meron silang ginawa, pwede silang mahuli. Pwede din silang mapatay. No? Kasi kung meron kang dalang, may dala kang yung weapon. Tapos may dala ding weapon yung kalaban mo. Alam nga naman, magtututukan lang kayo, di ba? Ipuputok mo talaga yan. Di ba? So magkakapatayan na ngayon. Alam mong pwedeng ganun ang mangyari, pero dahil nga sa, yun yung sabi ng friends mo, na hindi, kaya natin to. Tsaka mag-share tayo pagkatapos nito. Di ba? Parang daga yan eh. Nakita na nga na may mousetrap. Tapos, in-ignore lang niya yon. Bakit? Kasi ang focus niya nandun sa cheese, nandun sa pagkain. Pero alam niyang mousetrap yon. Tapos, punta pa rin siya doon. Anong nangyari? O, hindi na-clip siya doon. Nahuli siya. Diba, na-trap siya. O, ngayon, ganun-ganun na lang siya doon. Wala na, mamamatay talaga siya. Diba? So, they are like a bird that sees the bait but ignores the trap. They gang up to murder someone, but they are the victims. The wealth you get from crime robs you of your life. Yes, yung ibang tao, no, yumayaman dahil sa yung gamit, di ba sa pagnanakaw, pumatay ng kapwa nila, tapos parang sa kanila, parang wala lang, no? Parang naging ano na lang nila, buhay nila, yung ganun. Di ba? Yes, yumaman man kayo, yumaman man sila, pero yung buhay na meron sila ngayon is wala na. Di ba? Buhay ka pa nga, pero patay na yung kaluluwa mo. Ganun. But thank God, that God is a God of second chances, no? May panahon pa rin na lumapit sa Diyos, repent, no? Maghingi ng tawad sa lahat ng ginawa mo, kahit gaano pa karami yung nagawa mong kasalanan. But God is willing to forgive you. Ayan. And i-accept ka niya ulit. Okay? So, mamaya natin ipagpatuloy yung ating yung pagbabasa natin ng chapter 1 ng Proverbs. Let's play the song first, no? Yung pangalawa nating kanta for this morning. Ikaw lang ang pagkasa ko, tanging ikaw.
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, sasambahin, balikid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sundiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sundiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan ayan. So, napag-usapan natin kanina, no, yung knowledge at saka wisdom. Anong pagkakaiba ng knowledge at wisdom? So, meron ng mga sumagot dito, no, pero i-greet muna natin yung mga kasama natin ngayon sa ating programa. Yan, si Fides, si Vincent Tangbawan, ayan, at saka yung classmate ko, si Jufil Cuenca. Classmate ko ng high school. Schoolmate ko. Ayan. Tanong dito si Jason Mark Adun. Sabi niya, qualified po ba if papasok ako sa CMO? K-12 graduate po ako. Thanks po. Ayan. So, CMO school caters mga army personnel na gustong mahasa pa yung kanilang mga skills pagdating sa civil military operations. So, kung wala pa tayo sa service, pwede kang mag-apply sa mga recruitment centers, no, Army recruitment centers. Okay? So, yung mga estudyante natin dito sa CMO school ay mga sundalo na. Ayan. At saka mga civilian employee. Okay? So, I encourage you, Jason Mark Adun, visit mo yung mga Army recruitment centers natin kung saan ka man malapit, ano? Doon ka mag-inquire. Okay? The Assays, ayan. Special mention daw kay Vincent Tangbawan. Nag-ano na si Vincent. Nag-greet na. Ayan. Kay Betanyo. Good morning. Thanks for watching. Okay, sabi ni Ma'am Melody, sabi niya, wisdom, karunungan na namumula sa Diyos, ito yung pagpili mo sa tama at mali. Tama. Diba? Yung titimbangin mo na, kasi kapag meron ka ng ano, meron kang relationship kay God, the Holy Spirit will be didiktahan kanya, or parang konsensya ba, 'di ba, sa safeguard na sabon, ako ang inyong konsensya. Ayan, so merong magsasabi na ito gawin mo, hindi ito. Pero ito yung dapat, hindi, ito na ang gawin mo. Diba? May mga ganon na mga pagkakataon na dalawa yung pinagpipilian natin. And sabi niya, knowledge naman, ito yung mga nalaman mo or natututunan mo sa mga na-experience mo sa buhay. Thanks, Ma'am Melody, for sharing. Okay, James Cordova. Good morning. Kay Sir
Arthur Dumalagan, sir, good morning. Salamat sa pagano pag pagtanaw, no, pagpaminaw sa amua. Okay. And kay Sergeant Tino. Good morning, Sergeant Tino, diyan sa Bicol. Okay, maayong buntag, ma'am, watching from Negros. And kay Jason Marcadon, yes. Okay, you're welcome. God bless you too. Okay. So yan, may pahabol pa si Ken Gabriel. Sabi niya dito, knowledge is typically gained through research, books, and the like. While wisdom is the state of being wise, power of discernment to choose right and wrong. Good morning, ma'am. Okay. Good morning din, Ken Gabriel. Napakaganda nung kanyang definition ng knowledge and wisdom. Ayan. I-share ko lang sa inyo yung shinare din sa amin ng professor ko. Sabi niya, ang pagkakaiba ng knowledge at saka wisdom is parang yung nag pumipili ka, example sa ano, example sa tawag ito, may bisita kasi ako. Okay, example sa ano, sa classroom, nagkaroon ng sunog. So, di ba, may dalawang pwedeng labasan. May pinto, tsaka may bintana. So, mamimili ka ngayon kung ano yung tamang way na pwede kang mag-exit doon sa classroom. Are you going to use the window or are you going to use the door? Okay, ang knowledge is alam mo na pwedeng exit yung bintana at pwede ding gamiting exit yung pinto. Kasi alam mo merong exit talaga. May exit na may pwedeng entrance, exit, ganyan. May mga way kung saan ka pwedeng lumabas. The wisdom there, pag i-apply mo na yung wisdom is, titimbangin mo ngayon, alin sa dalawa dyan yung safe ka na lalabas. Are you going to use the door na mas madali? Or gusto mong i-challenge yung sarili mo at gamitin mo yung bintana para lumabas dyan sa classroom? Diba? So, yan yung knowledge. Alam mo na merong mga exit doors. Okay, alam mo may exit door, may mga way para makalabas ka dun sa classroom. So, yun yung knowledge. Now, the wisdom is yung kung paano man na i-apply, no? Kung ano bang pipiliin mo para makalabas ka dun sa classroom. Pipiliin mo ba yung pinto or pipiliin mo yung bintana? Ayan, no? Napaka-ano lang naman yun na example para mas klaro. So, shinare lang yun ng professor namin. Ayan. So, good morning sa husband ko. Ayan. No, na nakaka-video call ko ngayon. Okay. So, again sa mga nanonood sa atin ngayon, share nyo yung definition ninyo ng knowledge at definition ninyo ng wisdom. Okay? And meron pa tayong 20 minutes no sa ating program na Jam Jesus and Me with Captain Manyebog. No? Dito lang sa Civil Military Operations School FB page. Okay. So, yun nga, napag-usapan na natin kanina yung ano, kung ano bang klaseng kaibigan yung pipiliin mo, kanino ka ba dapat makikisama, like friends, 'di ba? Bago ka mag-join sa isang grupo, syempre aalamin mo kung sino yung mga 'yan. 'Di ba? Aalamin mo kung maganda ba yung maidudulot kapag mag-join ka sa grupo na 'yan. 'Di ba? Okay. Ayan. So all right, nag-share dito yung sister ko about wisdom. No, sa 1 Kings 3:12. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. So, that's from 1 Kings chapter 3, verse 12. Ang sabi niya, hindi lang siya wise noon kung hindi wala nang ano to, wala nang lain pang mu equal or mulampas sa iyang wisdom. Teka lang, ita-translate ko sa Tagalog. Ayan. So kasi sinabi ko kanina na siya yung ano, si Solomon ang wise king nung panahon niya, sabi ko kasi kanina. Ayan, so sabi ng sister ko,
hindi lang siya wise noon. Okay? Wala na talagang yung pumantay, tama ba? Wala nang lain pa, wala nang iba o pwedeng mag-equal dun sa intelligence, no? Or sa pagiging wise ni King Solomon. Okay? Wala nang lalampas doon sa wisdom niya. Yun yung shinare ng sister ko. Thanks, ate! Okay, so balik tayo doon sa pagpili ng ano ng kaibigan. Kasi kailangan mo din i-apply yung pagiging wise mo sa pagpili ng kaibigan. Okay? Ako dati, pag pumipili ako ng barkada, ang titingnan ko talaga una, syempre yung mga characters nila. And kung matatalino. Kasi syempre kung sasama ka pa sa mga yung tama lang, walang hindi ka ma-encourage na mag-aral, na magbasa, mag-review. Kasi kung matatalino yung mga kasama mo, syempre ikaw, di may inganyo ka rin magbasa kasi matatalino yung mga classmate ko, yung mga barkada ko. Kailangan makasabay ka sa kanila. Parang challenge mo na rin yung sa sarili mo. Diba? Hindi ako nakikipagbarkada nung high school ako, malala ko, wala mga bisyo. Yung ano lang, kain, ganun lang. No? Kasi hindi nagmumura, ganun yung mga barkada ko nung ano nung high school ako. Kahit nung college. Ayan, puro ano lang, movie marathon, ganun lang yung mga bisyo namin noon. Ayan. So, tuloy natin. Wisdom verse 20, chapter 1 verse 20 ng Proverbs. Wisdom shouts in the streets wherever crowds gather. She shouts in the marketplaces and near the city gates as she says to the people, "How much longer will you enjoy being stupid fools?" Kasi minsan tayo, alam na nga talaga nating mali. Nag-i-enjoy pa tayo sa ginagawa natin. Di bali, saka na lang ako magbago. Bakit? Hawak mo ba yung buhay mo? Bakit mamaya? Okay ka pa ba? Bukas, buhay ka pa ba? Kasi kung hindi ka seryoso dyan sa buhay mo, baka mamaya wala ng chance, di ba? Patawarin mo yung mga taong matagal nang nanghingi ng tawad sa'yo. Huwag kang masyadong ma-pride. Kasi maraming mga relasyon ang nasisira dahil sa pride. Maraming mga relationship ang hindi mabuo-buo dahil sa pride. Okay? Yung mga, kahit yung pagkakaibigan, dahil ma-pride, no, yung isa, ayaw magpatawad, wala. Walang nangyari. Hindi na-restore yung friendship. Okay, verse 23. "Listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen." Si God to nagsasalita. "You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you." No? Parang ano lang talaga yan. Parang yung mga parents lang talaga natin yan. Pag hindi tayo nakikinig, wala talagang magandang mangyayari sa buhay natin pag hindi tayo nakinig sa mga tao na alam mong maganda magbigay ng mga advices. No, talagang pinag-iisipan yung mga advices. Okay? Sige, tuloy natin. "So when you are struck by some terrible disaster or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. No, you would not learn, and you refuse to respect the Lord. You rejected my advice and paid no attention when I warned you." Kasi nga, matigas nga yung puso ng tao. Gusto talagang gawin yung mga bagay na dun sila masaya. Pero alam naman nila na ang magiging resulta nun is hindi rin maganda. No? May mga kaibigan tayo na walang sawang nagbibigay ng advice. Pero hindi pa rin naman natin, di ba may ganun na ano? Manghihingi ka ng advice sa friend mo, sa best friend mo, sa parents mo, sa sisters and brothers mo. Pero yung gagawin mo pa rin is yung gusto mo. Kunwari ka lang nanghingi ng advice, "Kuya, ate, ano bang dapat kong gawin?
ganito yung gawin mo. Pero hindi eh, ganito, i-insist mo yung gusto mo. Abay, nangingi ka pa ng advice. Diba? Kung ang nasa utak mo naman na talaga is yun yung gagawin mo, kahit ano pa yung sabihin mo, hindi ko gagawin yan, ito pa rin yung gusto ko. Abay, huwag ka na mahingi ng advice. Kung ipagsisiksikan mo yung gusto mo, i-insist mo yung gusto mo. Diba? Kapag kaibigan mo, pag may problema ka, tapos yung kaibigan mo, sasabihin, inom na lang natin yan. Diba? Wala, uy, magpalit ka na ng kaibigan. Maganda bang advice yun? Kasi diba, ang tao, pag nakainom yan, magta-transform yan. Pwede na yan siyang mag-join sa transformer. Diba? Magta-transform ang tao. No? Diba? Akala mo tahimik, pero pag yan, nakainom, na, ambot lang. Okay? So, patuloy natin. Verse 31, now you will eat the fruit of what you have done. Of course, consequences ng actions natin, tayo din naman magsasuffer. Until you are stuffed full with your own schemes. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. Ulitin ko. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear or disaster. Diba ang ganda? Pag makikinig lang talaga tayo sa tamang advice, hindi tayo kailangang mangamba. Kasi alam natin na tama yung ano gagawin natin. Ayan, another verse shared by my sister. 1 Corinthians ba to te? 15, chapter 15, verse 33. Sabi niya dito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit sabihin natin mabait ka, nung bata ka, ganyan ka, pero nung na-expose ka na sa mundo, no? Na nakipagkaibigan ka na, nagkaroon ka na ng grupo, ng barkada, ng mga friends mo, yung character, good character na meron ka, pwedeng-pwede yung masira, mawala. Kaya nga sasabihin ng mga parents natin o yung mga naging kaibigan natin dati na hindi naman sana yan siya ganyan. Bakit? Ba't siya nagbago? Pwede mong itanong, sino kaya mga kaibigan nito? Diba ganun agad? Maghahanap ka agad ng pwede mong mapagtanungan. No, na ano bang klaseng tao to? And di ba may saying nga tayo na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Di ba? So, again, choose your friends. Okay? Choose your friends. Okay? Be with someone na alam mong hindi ka imimisled, hindi kayo mapupunta sa maling daan, no? And mas ma-nurture pa yung relationship mo with God. Okay? So, we have, ilan na lang to? 12 minutes before we end our program. But before that, let's play our third song for today. Thank you.
isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko, ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Diyan po nagtatapos yung ating programa ngayong umaga. No? We've read the first chapter of the Book of Proverbs, and by Wednesday ipagpapatuloy natin yung ano, yung pagbabasa natin ng Proverbs. Okay, so again, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, yung JAM, Jesus and Me program natin, will be ano na siya, during Monday, Wednesday and Friday from 9:30 to 10:30 in the morning. Ayan. So, yung susunod na programa will be yung Take the Lead with Captain Dave or John Dave Aguilar at 11 a.m. Okay? So, meron tayong 30 minutes na ano muna na tawag dito. Time, no? Bago mag-start yung program ni Captain Aguilar. Okay? So, before ako mag-end, let me just greet sila Edson Sariente, si Sheng Leng, sino ba to? Si Gablines, yan. Good morning, Lieutenant Gablines, and Kobe Bakay Vibar. No? Sa lahat po ng nag-join sa ating program ngayong Monday morning, thank you so much, and magkita-kita tayo ulit. No? Be with me sa Wednesday. No, samahan niyo po ulit ako sa Wednesday from 9:30 to 10:30 in the morning. And again, this is your program, JAM, Jesus and Me with Captain Mary Jeffy Maniebo. God bless you everyone. Mwah. Lord and Savior is the most fulfilling moment of our lives. It is a time when our hearts experience the presence of the Holy Spirit and express our joy and thanksgiving to God. Before